Noong nakaraang 2023, pumutok sa social media ang isang sikat na gutuan na matatagpuan natin sa San Juan, Batangas na pagmamayari ng negosyanteng si Oliver na talagang dinumog at pinagpiestahan. Natatawa lang ako pag sabi nila sikat ako. Sino ba naman ang hindi nakakaalam sa trending na kainan ng Kuya Oliver's Gutuan na halos iba't ibang lugar na yata ay dinadayo pa sila para lang matimusan ang maladinosaur na servings ng goto nila? Bali, 3 years akong naglako. Marami akong naging experience daw. Nakararanas ako kung mabundol. Talaglag ako sa kanal kasama nung aking bay. Ang nagpapa-espesyal daw sa goto ni Kuya Oliver ay ang malinamnam na sabaw at maladinosaur sa tipak ng karni ng baka na siguradong magtatanggal ng hangover niyo. Samahan pa ng iba't ibang sahog na pampalasa ay siguradong finish na. At akala namin sa linggo lang, yung pala ay tulok lang na 3 taon. Kaya kami sobrang nahirapan din nun eh. Ang hirap ng aming kalagayan, wala akong alam na magiging hanap buhay na iba. Wala namang magpa-contraction at wala namang nagpapagawa ng panahon ngayon. Saka wala ay wala. Hindi makapag-vendor sa palengke. Lahat hindi pwede lumabas. Talagang sobrang hirap kung nangyari sa amin noon. Nadurog man ang kabuhayan nila ng pandemic, matatag at patuloy siyang lumaban sa hamon ng buhay para sa kanyang pamilya at umaasang isang araw na makakabawi din siya. Hindi ko alam kung paano ko mag-umpisa. Hindi ko maintindihan kung paano nga ang gagawin. Sabi ko ay, sa nakabahaba na yung pagtitinda bagos biglang titigil, talagang hindi ko maintindihan kung paano ko umpisan uli ang aking buhay. Talagang hirap, taya bato na. Ibig sabihin ni Patubangga, sugal, kung manalo, matalo, bahala na. Mabibilib ka talaga sa kasipagan nitong si Kuya Oliver na talagang napaka-hands-on niya pagdating sa negosyo. Ultimo sa pagmamarket at pamimili ng sariwang mga baka ay siya mismo ang kumikilatis. Bultuan siya kung mamili ng karne at laman loob ng baka na gagamitin niya sa pinipilahang gotong Batangas. Pagtapos niyang mamili, hiniwa muna niya ito ng pirapiraso tsaka niya pakukuluan sa maraming tulyasi. Mga 3 hanggang 4 na oras para tuluyang lumambot at halos kumalas na sa buto ang laman. At pagkatapos pakuluan, hahanguin niya ito at ililipat sa iba namang tulyasi bago ito tuluyang timplahan ng iba't ibang mga pampalasa. Alam nyo ba na hindi malapot ang sabaw nito at kaya naman ito makulay dahil hinahaluan niya ito ng atswete. Napakaraming sahog na sili pero hindi ito maanghang kaya naman pwede rin sa mga bata. Talaga nga namang malambot at masarap ang goto ni Kuya Oliver kaya naman talagang dinadayo siya ng iba't ibang mga lugar. Ipinanganak sa San Juan, Batangas, nagsimula si Oliver sa pagtitinda ng goto sa kalsada gamit ang food cart. Pero bago siya nagtinda, namasukan din siya bilang isang construction worker at kalaunay nakaipon ng sapat na halaga na siyang ginamit niya sa pagninegosyo. Bago niya narating ang tagumpay, dumaan muna siya sa iba't ibang mga pagsubok. Andiyan yung talagang matumal ang benta at halos tabla lang sa puhunan ang kinikita. Hanggang sa inabutan ng pandemic, kaya mas lalo siyang nadapa. Pero sabi nga, kung merong hirap, meron din namang ginhawa hanggang sa simulang ma-vlog siya ng isang sikat na vlogger na taga Batangas. Hanggang sa umusbong na ang tagumpay ng Kuya Oliver's Gotohan. Iba't ibang lugar ang dumayo kay Oliver para lang matimusan ang kanyang napakasarap na gotong Batangas. Na-vlog na rin siya ng mga sikat na vlogger at na-feature na ang kanyang gotuhan sa isang kilalang TV show. Guys, ito lang naman ang latest update sa gotuhan ni Kuya Oliver dito sa may Batangas na hanggang ngayon ay andami pa rin kumakain at patuloy pa rin siyang pinipilahan. Hanggang sa muli, ito nga pala si Kuya Prank na laging nagpapaalala sa inyo. Ingat po kayo lagi, chill lang kayo and good vibes and I hope nakatulong ang food vlog na ito para sa inyong masayang pag-food trip. And huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe. Bye-bye!